siya, magdadala siya ng flag. Sa akin, nakukulangan ako. Nakukulangan ako doon sa, kumpara doon sa bago pa siya tumakbo. Nag-i-election pa lang. Alam mo, you know, sabi ho ni Senador Manny Pacquiao, siya daw ho'y nakulangan doon ho sa mga sa ipinangako po ng Pangulo ng Bansa, Pangulong Rodrigo, Rod Duterte, na nung panahon ng pangampanya, sinabi po ng Pangulo na ito, yung tungkol sa West Philippine Sea. At sa mga hindi pa po napag-subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Jojo CBL TV, at pakipindot lamang ho ng notification bell para po ang aking mga videos, aking mga upload, bagong upload ay inyo pong mapanood, at pakilike, comment, at higit sa lahat pakishare po. Jojo CBL TV, ang aking YouTube channel. Thank you so much at mabuhay po kayo. Ito, samahan ninyo ako hanggang matapos po ang aking video para pag-usapan po natin ito pong mga mainit ho na talakayan ngayon, mainit ho na usap-usapan dito po sa ating pong sa ating bansa na kung saan ho ito pong si Senador Manny Pacquiao na kanya hong pinuna ho ang pangulo, ayon ho dito sa ating pong ilan ho na mga miyembro ho ng PDP, no? Pacquiao pinuna ang Pangulong Duterte na nakulangan daw siya sa pagtugon sa West Philippine Sea. At partido, nagsasalita na kay Pacquiao, dapat tanggalin sa PDP dahil nagdulot ng kalituhan sa partido ang pahayag at reaksyon ni Pacquiao. At pakinggan natin ho ang kanyang mensahe, yan ho ang kanyang mensahe. At pakinggan naman din natin ho ang mensahe ng ating Pangulo sa kanya pong reaksyon dun po sa kanyang sinabi ho na hinggil po dito sa West Philippine Sea na kung saan ho siya ho'y sasakay ng jet ski. Ito, pakinggan ho natin ha. Panahon ng kampanya yon, hindi siguro sanay itong mga gago na style ko sa kampanya. Yan ho, di ba sabi ng Pangulo, noong panahon ng kampanya, ito yung estilo ho niya ng kanyang pangampanya, di ba? Kaya nga ako, palibasa ho, hindi ho, alam mo naman, ang kritiko ho ng ating Pangulo, hahanap, gagawa ng paraan, bubutasan, di ba? At wala na ho kasi silang ibang magawa. Wala na ho silang ibang paraan para ho banggain nila ang Duterte, no? Dahil alam nyo ho ba, napakarami ho ng supporters po ng ating Pangulo. Nandyan ho ang Duterte True Supporters Worldwide. Nandyan ho ang Duterte Diehard Supporters. At ang iba't iba pang mga supporters ho ng ating Pangulo. Iba't ibang mga grupo. Kaya mabuhay ho kayo at isang magandang gabi ho sa inyo. Ito, tuloy natin. Pati yung bunganga ko ngayon. Nagyabang ako na pupunta ako sa Bradley. Magdalaga ako ng flag nang sakay ako ng jet ski. Nakita ho ninyo, kundi ba naman itong mga kritiko, kalaban ho ng Administrasyon Duterte o kalaban ho ni Pangulong Duterte, na ikaw ho, pupunta ka ng Spratlys, ha? Galing ka ng Palawan, halimbawa, galing ka ng Palawan, patungo ng Spratlys, gaano kalayo ho yan, sasakay ka ng jet ski, doon pa lamang ho, sa isang katulad ko, ha, na ginamit ko ng konti ang aking alimantak, ang aking kaisipan, ang aking utak, mag-jet ski ka, hindi ka kaya aabutin doon, baka doon pa lamang ho sa wala ka pa sa gitna, baka tumaop ni jet ski mo dahil ho, alam nyo naman ho, gaano ho, ano ho ang dagat ho dyan sa mga lugar na yan. Hindi ho biro, ha? Ang lugar na yan, mag-jet ski ka. Ito, ituloy ho natin. Paplat ako kung saan ako magdaan. Nakita ko doon, ilan naman yung tangke ng jet ski. Kaya ako ng gasolina, supply. Tama nga naman. Di ba, ang isang jet ski ho, hindi ako familiar dyan dahil wala akong jet ski, ha? Pasintabi, mawalang galang. Pero sa akin pong analisa, sa akin pong pakipagsaliksik, no? Sa akin pong pagtatanong, eh, hindi ho ganun kalaki ho ang tangke ng jet ski. At sa akin pong pagkaintindi, hindi ho kakayanin, ha, na bumiyahe ho siya, ang Pangulo ho, ha, from Palawan to Spratlys. Baka ho hindi makaabot ng Spratlys, ubos na ang kanyang gasolina, or baka naman makarating siya doon, hindi naman makabalik sa Palawan dahil nga wala na ho siyang gasolina. Kaya pag-isipan ninyong mabuti, ito pong sinasabi po ng ating Pangulo. Ipagtingin ko, puro dagat. Wala man ako makita ang gasoline station along the way. Sabi ko, mahirap ito. Mahirap nga, sabi ng Pangulo. Dito tayo, mamatay na
masyado kasi yung literal ho ang nais po ng ating pong mga kapatid, kapuso, kamamilya, ito pong mga kalaban ho, o kritiko ho, ng Duterte administration. Ang gusto kasi nila, kung ano ho ang sinabi, yun ho ang dapat gawin. Hindi ho nila si, hindi ho nila inisip na yan ay party lamang ho, yan. Ha? Party lamang ho ng mga question and answer, ha? Para ho sa mga propaganda o programa na para ikaw ay maging isang kandidato, tumakbo. Ha? Walang kakwenta-kwenta. Maraming salamat pala dito sa may-ari nitong video na ito, ha. Credit to the owner of this video. Thank you so much. Dahil nais ko lamang i-share po sa akin pong video ito pong ating pong pag-uusapan ngayong gabing ito, para po naman ha ma-refresh ho tayo dito po sa mga talakayan na sinasabi po ng Pangulo at sinabi po ng ni Senador Manny Pacquiao, yung pagpuna niya po sa Pangulo dahil nakulangan daw po siya. Okay, pakinggan natin. Well, ang problema lang kasi dito is nakalimutan ko na si Carpio ang hindi ang presidente, ako. So, policy statement, kung anong itanong niya, masasabi ko, and I might bind future actions of government. Ito naman si Carpa. Carpa. Hinamo ng debate ho ng Pangulo. Pumalag agad. At tinanggap po ang hamon po ng ating Pangulo ng Bansa, yung debate. Hindi ho inisip nito si Carpa na ang Pangulo ay sinusubukan lamang sila. At ito, nakita tuloy ang kanila hong kahinaan. Okay. Ipagpatuloy natin ang ating pakikinig. Ito sa West Philippines. Pero doon ako sa kahon. It's not because I'm afraid of debates. Ilang debate na dinaanan ko noong eleksyon. O nakita ho ninyo, naalala ninyo yung panahon ng kampanyahan. Di ba? Meron hong isa hong news TV outlet o TV program ho na siya ho nag-conduct ho ng debate ho halalan sa taong 2016, ano? Iba't ibang mga kandidatong panguluhan nandun ho, at isa-isa ho silang tinatanong upang ng iba't ibang mga katanungan at kanila hong sagutin, no? So narinig natin ang kanila hong mga kasagutan. Itong Pangulo, kung napansin ho ninyo, parang binibiro lamang ho yung kanyang mga katunggali at yung mga nagtatanong ay parang joke lamang ho sa kanya, pero ho, malaman ang kanyang sinasabi at yan po ang nagustuhan ng mga tao sa kanya, yung kanyang mga supporters na kung saan ho, ilang milyon ho ang bumuto sa kanya kaya siya nanalo bilang presidente hanggang ngayon sa kasalukuyan. Araw-araw halos ganito yan. Hindi ako lalabas just like the position of the Secretary of Foreign Affairs. I would insist on the one issue before we go to the other side issues. Sino ang nagbigay ng possession sa China sa West Philippine Sea? Sila, okay, kung hindi sila umalis, di walang problema. At tayo ang umalis. Naalala ho ninyo yung nakarang administrasyon, ang ating barko ho riyan, eh halos ho, nakita nyo naman lumang-luma, ha? Hindi ko alam kung tumatakbo pa yon, ha? Umaandar pa yon, no? Parang sabi nga ho ng mga biro ho, ng ating pong mga kaibigan, ay pakapitan na lang ng talaba ang barkong yan, di ba? At anong mga panahon na yon, sila din mismo ho, kung hindi ho nila pinabayaan, di sana ho, sana ho, nanalo nga ho tayo sa arbitral ruling, anin natin yung panalo na yon na hindi naman ho kinikilala ng bansang China. Ang kailangan ho natin doon ay makapag-establish tayo doon sa West Philippine Sea, sa mga isla ho roon, para ho, kasi di ba sabi ko nga, pag walang bantay ho, wala ho nakalagay ho dyan, mahirap ho talaga. At yan ay, kumbaga sa ano, i-squatin ho yan, ng mga nag-i-squatter, di ba? Because, yung sabi ni Secretary Loxin about the good offices,
Ang ibig sabihin na magandang loob lang, offer to Miji na para hindi magkaupakan. That was the America was there for. But ng ating, ang aking ngayon is, my sentiment is, bakit hindi nila in-enforce? He could have said, look, you allowed us to mediate. Then, the result of that mediation must be followed. Ipapasubo mo ako. But America did nothing. Apparently, I don't know. Maybe afraid of... Tapos ang gagawin pa ho nila ngayon, dahil hindi ho sila mubra nung kanila hong panahon, ipapasa ikakalsuhan nila sa Pangulo. Eh, matalino ang Pangulo. Ay, huwag ho ninyo ako kakalsuhan. Huwag ho ninyo akong sulsulan. Dahil alam ko po ano ang katayuan ng ating bansa. Alam ko po kung saan tayo lulugar o poporma. Abay, hindi ho po pwedeng sulsulan ninyo ako para kalabanin ko ang China. Abay, mapapahamak ang ating mga kababayan sa bansang Pilipinas. Ganun o katalino ang Pangulo natin. Hindi ho katulad sa iba, puro kyaw-kyaw, puro salita, puro kwento. Ala namang ginagawa, di ba? Pagdating ho sa usaping platform at programa, proyekto, wala naman ho silang nagawang mabuti at maigi. Ha? Ang Duterte administration, ito ho, napakarami hong programa at proyekto na nagawa ng Duterte administration. Ipagpatuloy natin ang ating pakikinig. China will turn its direction towards them. So, para tayo umalis talaga. At hindi na tayo nagkabalik. Ang sinasabi ko na sa kanilang na posisyon, it's not really about ownership. It's not about sovereignty. Kung sino andyan nakahawap, ano has been building ngayon sa newspaper, they are building a military garrison. Nasabihin nun na yan eh, hindi sa no position. How stupid can you get? Hindi sa position, pero ginagawa niya yung propaganda parang kanya. As simple as that. Ang debate ko sa iyo dito lang sa dalawa, hindi ako takot sa iyo. Ang problema, hindi ko nga alam na hindi ka presidente. With an explanation itong... Oo nga naman, hindi ka naman pangulo, di ba? Bakit sino ka ba? Di ba? Opinion mo. Ha? Pero hindi mo pwede hong pasundin ang Pangulo sa opinion mo. Jet ski, bruhaha. Alam mo? Yan na, jet ski, bruhaha. Ano ng kampanya yon? Hindi siguro sanay itong mga gago na style ko sa kampanya. Pati yung bunganga ko ngayon. Nagyapang ako na pupunta ako sa Spratly. Magdalaga ako ng flag nang sakay ako ng jet ski. Nagplano ako niyan. Bumili ako ng jet ski. Ang kaya ko si Qatar lang. So nag-order ako ng pizza. Hanggang ngayon, hindi pa dumating si Zen. Eh, wala akong dumating, di wala akong magawa. Ngayon, Secretary Dorezana, may I ask you, how far is this property from the beach of Palawan? Tingin mo ilang kilometer? Sa President, yung ating isla doon, na tawag natin ay Pag-asa, ay mula Palawan, siguro mga 150 kilometers. Nakita ho ninyo yan, mag-jet ski ka, mahigit 100, 150 nautical miles. Hindi biro, gaano kalayo ho yan? Tapos mag-jet ski ka, baka nasa gitna ka pa lamang, hindi ka pa dumating sa gitna. Eh, wala ka na, nawala ka na sa mapa. Kaya, ipagpatuloy ho natin. So, malayo po yun, Mr. President. So, ganun, when I was plotting, nagpa-plot ako kung saan ako magdaan, nakita ko doon, ilan naman yung tangkay ng jet ski. Kailangan ako ng gasolina, supply. Ipagtingin ko, puro dagat, wala man ako makita ang gasoline station along the way. Sabi ko, mahirap ito. Dito tayo mamatay na walang kakwenta-kwenta.
So, yun ang istorya. Ngayon, paano to? Paano? Panahon sa panahon sa... Natatawa na po. Nabalaugan yung Pangulo dahil panahon ng kampanya. Eh, ginawang literal nitong mga to. Kung ano yung sinasabi ay gusto nilang gawin. Ay, ano ka? Hello? Ano kayo? Ah, ngik-ngik nyo. Ayan. At saka yung biro na yun. Yung Galabra. Huwag ko rito, Barbado. Yung Barbado ko. Naman na pure campaign joke. At kung naniniwala kayo sa kabila, pati na siguro si Carpio, pati si... I would say that you are really stupid. Kasi, mahanap ko ng tao dito magpunta ng Jitsley. Hindi ako mag-abot pa ng ilang oras, I would conk out in the middle of this event. And sabi nila, ang waves, itong waves sa Tagalog, yung alon pala dyan sa, kasi yung laki ng dagat. O, nakita ko ninyo ha, sabi ng Pangulo, ano yung waves? Di ba? Tagalog, alon. Ah, hindi niya may Tagalog yung waves, no? Alon. At ayon sa kanya, ay yung alon dyan ay kasing laki ng dagat. Idagat nga yung pinag-uusapan, di ba? Hindi yung masabi ng Pangulo, ito, pagpatuloy natin, yung sinasabi niyang alon ay kasing laki ng barko. Okay? Sabi ko, mahirap ito. Sabihin ko na lang balang araw sa pinagbigay niyo nga na inabot talaga ako ng takot. Wala ako magawa. Takot na akong mamatay. Walang gasolina. Ang spare parts sa ngayon, wala. Tapos magsabi nila, mapunta ka doon. Sabi ng Navy, ang alo na nakamabot mo sir. Tapos sabi ng barko, wala. Patay. So, balik ako doon sa ano. Kung naniniwala... Sabi ho ng Philippine Navy, ang alon daw ay kasing taas o kasing ha, ng barko, ng isang barko. Eh, paano na lang? Jet ski ang dala mo. Di ba? At alam ho ninyo, napakahigpit po ha, ang dahil na sa batas ho natin yan sa ating bansa, na ang pag-iingat, iniingatan ho ang Pangulo ng Bansa. Hindi ho basta-basta ho ha, makakaalis, makakabiyahe ng ganun-ganun lamang ang isang Pangulo ng Bansa kung hindi po ha ang kanya pong kapakanan ha, iniingatan po yan ng PSG o Presidential Security Group, no, ang kanya pong mga bodyguard o gwardiya, no, hindi ho biro yan, hindi ho siya makakaalis ng ganun-ganun. Gusto nga ng Pangulo pumunta ho doon sa mga lugar dahil nais niyang pasyalan, bisitahin, pero hindi po pwede dahil meron pong pag-iingat ha ang ating gobyerno, dahil yan ho'y mandato ho ng mga mandato ho ng batas para ho sa mga PSG. Ngayon yan, I really do not know if you if park on that. It's a pure... I wasn't taking lightly the sovereignty, but it's a pure joke actually. But just to emphasize na talaga inalohan ko lang ng biro. Ngayon kung if swallow it, my God, hindi na ako sino gago? Alam ba ninyo hindi ako marunong maglangoy? Ayan o. Sabi ng Pangulo, ipapuntahin nyo ako nun, hindi ako marunong lumangoy. Paano na lang? Ito pagkakan natin, pagpatuloy natin. Eh kung matumbay ang yawa na ba? Nayabag na. Magkapakapa na ako. By this time, I would have been na delete Rodrigo Duterte. Ayan o, ayan. Yun ang jet ski. Kayong maniwala, maniwala kayo. Okay, maraming salamat sa iyo, Pangulo, at ito. At salamat po sa inyo, sa inyong panonood ng aking pong maiksi. Maiksi, pero ano ito, mahabang video po na para po talakayin natin, no? Para i-share ko rin po sa inyo. Ito po ang mga sinasabi po ni Manny Pacquiao, Senador Manny Pacquiao, kay Pangulong Duterte. At ang
ang responde naman po, ang reaksyon naman po ng Pangulo ng ating bansa. Hanggang dito na lamang po, isang magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Stay safe, mga kapatid ka po sa pamilya. Mag-ingat po tayo palagi at sumunod lamang po tayo sa ating gobyerno. Suportahan po natin ang Duterte administration, ang Pangulo ng Bansa. Suportahan po natin si Pangulong Rodrigo Roa Duterte at higit sa lahat. Sumunod po tayo sa health protocols ng ating pong gobyerno. Maraming salamat at dagang salamat sa inyong tanan. Mabuhay ang bansang Pilipinas. Paki-like, comment at share at paki-subscribe lamang po ng aking YouTube channel, Jojo Sibial TV. Sa mga taong ng lipunan, huli ka ni Jojo Sabian sa